Hello po, magandang umaga sa ating lahat. So bago tayo magsimula sa ating morning motivation, manalangin po kita tayo. Lord Jesus, we thank you for your goodness, for your love, and for your kindness, and for waking us up today again, O God. And thank you, Lord, muli sa pagpapahiram mo sa amin ng buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat araw nandiyan ka sa aming mga buhay, hindi mo kami pinapabayaan. At patuloy ka namumusap sa aming araw na ito, at ikaw ang patuloy, Panginoon, na mag-encourage, magpalakas, at mabigay, Panginoon, ng kakayahan sa amin ngayong umaga at sa mga susunod na araw. We thank you once again for your words, and we thank you, O God, for blessing each and every one of us. And thank you for the victory, O God. We love you, Jesus, in Jesus' name. For today's morning motivation is thankful for kapit. Ano nga po ba yung kapit? Yung kapit na yan ay hindi yung kinakabahan ka, ganyan. So it is a Hebrew word for wait or waiting. So ngayong umaga, ano nga ba ang iyong hinihintay? What are you waiting for? Sige, habang nag-iisip ka kung ano ang iyong hinihintay. Kapit is to wait. Ibig sabihin ng wait is look for, hope, expect. Ayan. So, ano ang iyong hinihintay? So, habang nag-iisip ka po ng iyong hinihintay, iyong journal, kung meron kang journal, ayan, mag-drawing ka ng isang ganito. Or if ever, ayan o, ganyan. Or if ever, magkaroon ka ng isang journal, empty, maglagay ka doon, kung ano nga ba ang iyong mga hinihintay. Kasi sa atin, di ba, madami tayong mga hinihintay. Lalo na ngayon, maging okay ang lahat, okay ang panahon, magkaroon ng mga trabaho, ang mga nawalan ng trabaho, tumaas ang income ng bawat pamilya, o ano nga ba ang iyong pang hinihintay? O kaya naman, ano ang iyong pinipipray na matagal na hinihintay? So, bakit hindi mo kaya isulat? Kung meron kang journal, isulat mo sa isang jar, o kaya sa iyong jar, empty jar, ay write it on a piece of paper and you put it there. So, ayan. When we wait for a second, a minute, hour, or days, weeks, months, years, ano ang napapansin mo? Do you notice that while we wait, it can really drain you? Diba? Sa pagpila pa lamang natin ngayon sa mga groceries o sa labas ng market, o kaya naman sa paghihintay mo sa pagbayad ng bills sa PLDT or sa Beneco, diba mahahaba ang pila? Kapag nasa dulo ka or gitna ka, nakaka-drain kapag naghihintay. So sa ating paghihintay, hindi madali, diba? Naniniwala ka ba dyan ngayon, kapatid, kaibigan? Diba sa ating paghihintay, mahirap talaga. But the Word of God remind us the opposite of waiting. Ano nga ba yung Word of God na yun? Sabi sa Isaiah 40:30-31, basahin natin sa Living Bible paraphrase, Isaiah 40:30-31, even the youths shall be exhausted and the young men will all give up, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sabi pa po sa Psalms 27:14, basahin natin. Psalm 27:14. Don't be impatient. Wait for the Lord, and He will come and save you. Be brave, stout-hearted, and courageous. Yes, wait, and He will help you. So the Word of God reminds us na the opposite. Pag sa paghihintay, di ba? It will strengthen us, sabi ng Panginoon. Pero sa atin, di ba? Kapag naghihintay talaga, nakakainip. Kapag sa pagbubuntis nga lang ang isang ina, di ba? 9 months naghihintay. O kaya naman manliligaw ang isang binata sa dalaga, di ba? Minsan matagal, matagal mapa-oo o mapasagot. So sa paghihintay, nandun ang nadidrain tayo ang ating lakas, nadidrain ang ating mga ngiti, nadidrain ang ating mga kasiyahan. Minsan, yung pagiging mabait mo, nadidrain din, di ba? But again, the Word of God reminds us the opposite of waiting. It shall renew our strength. The waiting will renew our strength, sabi ng ating Panginoon. Kava, again, means to bind together, not sitting down only in the corner and being quiet. It is not just to wait for God to answer. It is about binding together with Him. So the Hebrew word for wait is kapit. Yung ibig sabihin niya mismo ay, it's not just to wait for God to answer, but it is about binding together with Him. Those who bind together with Him shall renew their strength. Bind together, interconnected together with God, will renew their strength. So those who bind together with God, who wait together with God, will renew their strength. Isaiah says, you are getting your strength renewed by being very close to the Lord. Kaya nga sabi ng kapit na word is bind together. Sabi ulit ng Isaiah, you are getting your strength renewed by being very close to the Lord. So, kailangan po nating
maging close sa ating Panginoon upang magkaroon tayo ng kalakasan sa ating paghihintay. How do you get close with someone or how do you get connected with someone? Kung gusto mo, di ba, na makipag-connect sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, mahal sa buhay, di ba, pag when we connect with them, we communicate with them, we talk to them, ayan, most of the time, lalo, di ba, pag mahal mo, kung boyfriend to girlfriend o mag-asawa, laging nagkakakonnect or laging magkausap, kanyan, laging nagkukwentuhan. Same true with our God. John 15:5, I am the vine, says the Lord, and we are the branches. It is us binding ourselves to Him. It is about being intertwined with our Lord Jesus Christ. It is about being connected with our Lord Jesus Christ. So, kailangan talaga na makipag-connect tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, di ba, ng ating mga kaibigan, barkada, nakikipag-connect tayo, nakikipagkamustahan tayo. O kaya, ganun din sila sa atin. Nakikikwento sila sa atin para malaman nila kung ano na ang pangyayari sa ating buhay. Ganun din sa ating Panginoon. Siya, gaya ng ating pakikipag-usap sa kaibigan, ganun din dapat tayo makipagkwentuhan sa ating Panginoon. Lord, ganito ang nangyari sa akin buhay ngayong umaga. O kaya naman, Lord, ganito ang nangyari sa akin nung natulog ako, ganito ang napananiniban ko. O kaya, ganito ang nangyari sa akin, Lord, naghihintay na naman ako kanina, nagbabayad ako ng bills, nainis na naman ako. So, ganun, through our communication. When we get closer to God, we are able to listen, to hear, and discern His voice, His plan, His direction. Diba? Kaya ng ating magulang sa isang anak. Kung nakikipagkwentuhan tayo sa isang sa nanay natin, diba? Malalaman natin kung ano ang gusto ng nanay natin sa ating buhay. Kung gusto ng nanay natin, anak, gusto kong maging successful ka sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, ganun din sa ating Panginoon. When we connect with God, if we listen to Him, and if we communicate with Him, ayan, malalaman natin kung ano ang plano niya sa ating buhay. At ganun din siya sa atin. Kahit alam na niya kung ano yung desires natin, kung ano yung iniisip natin, pero maganda pa rin na tayo mismo sinasabi natin kung anong gusto natin sa ating Panginoon, kung ano yung ating mga hinihintay sa ating Panginoon. So as we wait on Him, let us not wait only, but let us be proactive on our relationship with Him. So sa ating paghihintay, ano nga ba yung mga hinihintay? Yung mga naisulat mo kanina, o kaya hindi mo man nasabi, unspoken, na prayers mo na matagal mo nang hinihintay. Ano nga ba yun? So habang hinihintay natin yun, nasagutin ng ating Panginoon, let us be connected with Him. Waiting is a very active part of living for God. Napansin mo ba na sa lahat ng sa ating aspekto ng ating buhay ay tinuturuan tayo ng Panginoon na maghintay? Simple lang, di ba? Kapag nagbabayad tayo ng bills, naghihintay tayo. Kapag nag-aabang tayo ng jeep, naghihintay tayo. Kapag ano pa? Kapag naghihintay tayo na ma-receive ang load natin, naghihintay tayo, di ba? O kaya naman, naghihintay tayo ng pagpapala, ng blessing. Naghihintay tayo ng karoon ng work. Naghihintay na sa mga buntis ng mga anak, di ba? In the right time. Yung iba naman, naghihintay para makapag-girlfriend o makapag-boyfriend. O kaya naman yung iba, naghihintay para maging successful sa kanilang business, sa kanilang trabaho. Sa ating paghihintay, sana maturuan tayo na to do it in the right way. Ano nga ba yun? Because while we wait, God is teaching us, di ba? Sabi nga kanina, tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating buhay na maghihintay. Because while we wait, God is teaching us something. For us to learn something. Ano nga ba yung something na yun? One thing is that we learn to be thankful while waiting. Di ba mahirap yun? Mahirap maghintay. Tapos magpapasabi mo pa kaya, ay, salamat sa Diyos, naghihintay ako. Di ba? Minsan mahirap magsabi ng thank you habang naghihintay. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon to be thankful for while we are waiting. Ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, sa ating buong daigdig, di ba? Tinuturuan pa rin tayo ng Panginoon na maghintay. Maghintay kung kailan maging normal ang lahat o kaya naman maghintay ng kung ano ang mga pangyayari na susunod, kung ano maghintay ng kung anong plano ng ating Panginoon sa mga susunod na araw. So, it includes waiting. Let us be thankful to Him in all circumstances, for this is the will of God, di ba? Sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, tinuturuan tayo ng Panginoon to be thankful. Sa paghihintay man, sa anumang circumstance ng ating buhay, tinuturuan tayo na magpasalamat sa lahat ng bagay. If we become thankful while we are waiting, we forget what we are waiting for. Napansin mo ba yun? Kung nagiging thankful ka, habang naghihintay ka, nakakalimutan mo na naghihintay ka pala. Kagaya ng, di ba, kapag isang buntis na ina, o naglilabor ka, naglilabor ka na, and then, sa paghihintay mo yun, di ba, masakit na, naiinip ka na. Pero pag nagsasabi ka na, thank you Jesus, magkakaroon na ako ng baby, lalabas na ang baby ko. Minsan, yung focus natin sa ating paghihintay, kapag naging thankful tayo, ay, medyo nababawasan yung pagkainip natin, nababawasan yung pag-drain natin ng lakas, kundi napapalitan ng pagiging thankful ka, nagiging happy ka na, nagiging opposite na ng pag-drain ng paghihintay. So, ayan, mas lalo tayong napapalakas kapag when we become thankful while we are waiting.
because we become focused on His goodness and greatness as we become closer to Him. Just like, di ba, sa communication. Kapag nakikipag-communicate ka sa ating Panginoon, Lord, matagal ko na itong hinihintay na sagutin mo itong dalangin ko. O kaya naman, Lord, itong desire ko na ito, kailan mo kaya sasagutin? O kaya, ano kayang masasabi mo dito sa desire ko na ito? E kung sasabihin ng Panginoon, you wait, edi, okay lang, maghintay ka lang and be thankful while you wait. And then, while you get close to Him, malalaman mo na, kaya pala ako pinaghihintay ng Panginoon dahil may tinuturo siya sa akin. Kaya pala pinaghihintay ako ng Panginoon dahil may nilaan pa siyang best plan sa akin. Kaya ka pala pinaghihintay ng Panginoon dahil pinapaintindi niya sa'yo na, ito, may mas best pang plano ako para sa'yo, anak. So, ganun. So, may mga pagtuturo sa ating Panginoon, ang ating Panginoon, while we wait. Waiting becomes a little part of the process. Expressing thankfulness help us remember that God is in control. Ayan, when we become thankful, when we are reminded na God is in control. Amen. How much He loves us and His faithfulness in the midst of hardship. Expressing thankfulness help us remember that God is in control, that God loves us, and He is faithful in the midst of waiting, in the midst of hardships, in the midst of any circumstance. He is faithful. He is there. Kaya kailangan lang na siguro tinuturuan lang tayo ng Panginoon talaga na maging thankful in all our circumstances and while we wait. In Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Ayan, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mula pa noon pa lang tinuturuan tayo ng Panginoon. Diba? Pagtuturo ng Panginoon, diba? Diba sa iba't ibang Bible characters, tinuruan din sila na maghintay. Si Joseph, ayan, nagkaroon siya ng dream. Pero bago na-fulfill ang dream na yon sa kanyang buhay, ay pinaghintay muna siya ng Panginoon. Dumaan muna siya sa iba't ibang process na pinadaan ng Panginoon. So, mahirap talaga, nakaka-drain talaga sa paghihintay. Pero kapag naghihintay tayo with a thankful heart and a thankful spirit, ayan, soon, in due time, marireceive din natin kung ano ang desire natin at ang pinagpipray natin. O kung yung anong hinihintay mo ngayon, ay marireceive mo din yan in God's time. Our waiting game is shifted to our prayer time when we become thankful. So, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na habang naghihintay, hindi ka lang nakaupo, hindi ka lang nakahika, hindi ka lang nakatunganga, o kaya hinihintay mo yung bunga na malaglag, parang ganun, di ba? Hindi. Tinuturoan tayo ng Panginoon na as we become active while waiting, di ba? Ibig sabihin, kagalaw tayo, we go on with our lives, we pray for everything that we are waiting for, we pray to Him, and we connect with Him. Ayan, that's why we become strong while we are waiting. Gumagalaw pa rin tayo. Napansin mo ba, pag hindi ka gumagalaw, mas lalo ka nagkakasakit, di ba? Kung nakatunganga ka lang, kaya nga, diba, sa pandemic na to, nakulong tayo, ganyan. Gumagalaw pa rin tayo kahit nasa loob tayo ng bahay. Bakit? Doon tayo nagiging malakas. So, as we wait for everything to be normal, ayan, we pray, we connect with God, we commune with God, so that our waiting game becomes, ano, hindi idle, o kaya naman, becomes a blessing to us and to our family. Dahil nakikipag-commune tayo, habang nakikipag-commune tayo sa ating Panginoon, nagpipray tayo, nakapalakas na tayo. Nagiging thankful tayo in every circumstance, in everything that we are waiting for. Thankfulness reminds us of the bigger picture, that we belong to God. You belong to God. When you are waiting for something, it reminds you, God is reminding you that you belong to Him, and that we can rest in the knowledge that He will be faithful to equip us to overcome. When you feel that your strength is being drained in your waiting, ayan, kung napapansin mo, Lord, napapagod na ako sa aking paghihintay. Lord, napapagod na ako sa mga pangyayari ngayon. Kailan pa kaya ako maghihintay? O kailangan ko pa bang maghintay, Lord? Sabihin mo yun sa Kanya. It's okay to open up. It's okay to tell Him na, Lord, I am tired. My strength is draining. While I am waiting, it's okay. Why don't you connect with Him? Tell it to Him. Stay connected with Him. And do it the right way. Sa paghihintay, do it the right way. Pray to Him. Commune with Him. Talk to Him like a friend. Yung habang nagkukwentuhan tayo na ganito, sabihin mo lang din sa kanya na ganito. Habang nakahiga ka, nagre-rest ka, magsalita ka, sabihin mo, Lord, I am tired. O kaya, I am still waiting here, Lord. Ano kaya ang plano mo sa akin? Ano kaya ang plano mo? Bakit mo ako pinaghihintay? Then and there, kakausapin ka ng Panginoon. He will talk to you directly or in His ways na hindi mo inaakalang kakausapin ka niya. Kakausapin ka niya. He will remind you something. He will teach you something. And then, mararamdaman mo yung kanyang pagyakap sa'yo. Mararamdaman mo na sasabihin niya sa'yo, anak, maghintay ka lang, patuloy ka lang na kumapit sa akin, na habang naghihintay, ay mapapalakas ka. Ayan. One way is to be thankful to Him. God is reminding us today
to be thankful while we are waiting. So what are you waiting for today? Diba, Dave? Kaibigan? Ano ang iyong hinihintay na yung umaga? O kaya sa nagdaang mga araw eh, marami-rami ka nang naisulat na hinihintay mo. Bakit hindi ka maglaan ngayon ng notebook o kaya naman ng isang jar? Kung ano yung mga pinapagpasalamatan mo. Minsan mas madami tayong mga bagay na sinusulat sa paghihintay. Nakakalimutan natin kung ano yung mga bagay na kailangan nating pasalamatan. So ngayon, in-encourage ko kayo at aking sarili na magsulat tayo, isulat natin, or why don't we say it na sa bawat araw. I am thankful for everything. I am thankful for my life, for my health, for His goodness, for His provision, for everything. Ayan. So let us shift it. Okay lang na maglaan ka ng notebook or isang jar na kung ano yung hinihintay mo. Kasi habang naglalagay ka kung ano yung hinihintay mo doon, nagpipray ka, pinapipray mo yun. And then, pag nasagot yun ng ating Panginoon, ilagay mo din yun sa thankful jar mo. Ayan. So, ngayong umaga, sana napaalalahanin tayong lahat na sa ating paghihintay, magpasalamat lang tayo. Salamat tayo dahil meron tayong hinihintay. Hinihintay natin kung ano ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Magpasalamat tayo. Let this be our prayer as I wait. As I end today, why don't you pray with me? With this prayer, my prayer as I wait. Lord, you are not just the God of time, but the God of timing. Help me to trust in you as I wait for the things that I long for. I have written some of it, but you know my heart. As I wait, help me to have a greater connection with you, that I may know that your will and purpose for me and for the things that I have been waiting for. Help me not to become discouraged or depressed in this season of waiting. Help me, Lord, to be thankful for it while you are still working and while you are preparing the best for me. As I walk through this season of waiting, Lord, help me to wait correctly as I spend time meditating on your word and your promises. Change my perspective, O God, of this season as you draw me closer to you. In Jesus' name. In. You are getting your strength renewed by being close to the Lord. When we become grateful, instead of waiting, we become focused on who God is and what God is doing. It's okay to wait, but let us be focused on who God is and what God is doing. Let's be thankful while we are waiting. Kapatid, kaibigan, let's be thankful for KAVAH. Or let's be thankful while KAVAH. Let's get close to our God while we are waiting. So once again, thank you for your time. I hope that you are being strengthened and motivated and encouraged for today. And God bless you. This is Chafet and God.